ba ang pinagkaiba nitong dalawa? Sinabi natin institutional at pag sinabi natin non-institutional correction. Okay? Simple lang naman ito. So pag sinabi natin institutional, ang reformation and rehabilitation ng isang offender ay nangyayari inside a correctional institution or in a penal establishment. While in non-institutional, pinoprovide at ibinibigay ang rehabilitation and reformation outside the prison or in the community. Pero before we continue with the difference, paano ba pag sinabi nating reformation? Paano pag sinabi nating rehabilitation? Pag sinabi nating reformation, ang binabago daw po is the belief system or yung kanyang paniniwala. Diba? Pwede natin sabihin yung criminal behavior ng isang tao. Pag sinabi naman nating rehabilitation, we may say na ang binabago naman ay yung kanyang actions. Kumbaga, pag dumaan sa mga ganitong uri ng program, pwedeng mabago yung kanyang belief system o yung kanyang behavior and also yung kanyang action pag nakalabas na siya within either institutional kind of correction or non-institutional kind of correction. Okay? Dito din, makikita din natin ano nga ba pag sinabi natin institutional. Dito papasok ang different institutions or different establishment or penal establishment in regards with institutional correction. Nandiyan ang Bureau of Jail Management and Penology, the BSWD, the Bureau, other jail and prison inside the Philippines or inside our country, and the provincial jail. Okay? The question is, what is the jail na hindi hawak ng DILG? Or pwede natin sabihin na isang institution, isang correction na hindi hawak ng DILG at hindi din hawak ng DOJ. Ito ang provincial jail. Kasi ang provincial jail, kaisa-isang jail na hindi hawak ng BJMP. Dahil na nagpapatakbo sa provincial jail ay ang provincial government. Tatandaan yun. Itong kaisa-isang uri ng jail na hindi hawak ng DILG at hindi hawak ng BJMP. Okay? Punta naman tayo sa non-institutional. Pag sinabi natin ng institutional correction, sabi nga natin, nasa labas ng correction, nasa labas ng institution, nasa labas ng prison, inside the community. Dito na papasok ang parole, probation, and the executive clemencies. Mapapansin nyo, hindi sinama ang parole at probation sa executive clemencies. Kasi ang parole at probation ay iba ang nagbibigay. Iba yung nag-a-approve at nag-i-implement or sabi natin bibigay sa kanila doon sa mga nag-a-apply na mga prisoner or offender pagdating sa parole and probation. Kasi sa parole, ang nag-a-approve at nag-grant ng parole ay ang BPP, okay, or the Board of Pardon and Parole. While in probation, ang nag-grant is the court, okay, kung saan mo hiniling na bigyan ka ng probation. And executive employment system, pera lamang sa amnesty, kasi executive clemencies ay binibigay ng presidente. Pero ang amnesty kasi, although naandoon na ibinibigay ito ng presidente, pero kinakailangan ng congruence, okay, or yung pagbibigay ng voto coming from the Congress. Okay? Pera lang yung amnesty nga. Pero sabi nga, amnesty is a general pardon. Mas malawak at mas marami siyang pwedeng mabigyan ng pardon. Okay, yun ang amnesty. Pero pag nandun na tayo sa non-institutional correction, mas makikita natin yung pagkakaiba ng parole, probation, pardon, and other executive clemencies. Pero ngayon, mas mag-focus muna tayo in institutional correction. Okay? Continue tayo. Now, ito yung kadalasan na medyo nakakalito kasi pagdating sa institutional correction. Ito yung pagkakaiba ng correction, penology, and penal management. Lalong-lalo na yung dalawang term na correction and penology. Okay? Tingnan natin ang pinagkaiba. Pag sinabi natin correction, alam naman natin ang correction is branch of criminal justice system. Kumbaga pillars. Okay? Pag sinabi natin penology naman, branch of criminology, meaning study. Okay? Pag sinabi natin correction, meaning an agency or a pillars. Doon pa lang, malaki na ang pagkakaiba. Kasi si correction, pag sinabi natin correction, more on an agency na nag-a-apply,
ay agency na nag-a-apply na ito, custody, supervision, and rehabilitation of convicted offender. While penology is more on the study, okay? The study of how we will treat this kind of offenders, okay? Paano natin siya isusupervise? Paano natin siya bibigyan ng tamang treatment para ma-rehabilitate, para ma-reforma ang isang offender? More on the study, okay, si penology. Pag si correction naman, more on an agency na nag-a-apply nitong study. Pero mamaya makikita natin, eh ano naman sa yung penal management? Kasi pwede natin siya maging kalituhan pa rin. Pero lagi titatandaan, correction is a pillar. While penology is a branch of criminology, meaning a study. Tinatawag din siya as a penal science. More on that, more on. Masidiscuss pa natin itong dalawang to. Correction, sabihin natin, is a branch or pillar ng criminal justice system. Na sila yung bahala, una-una sa custody. Eh, doon pala sa pangangalaga. And then, supervision. Tagalog, sa pagbabantay. Pag si supervise ko, nakukuha niya ba, natatrato ba ng tama? Okay? Nakukuha ba ng tamang programa ang isang tao na dumadaan sa reformation and rehabilitation? Nakita din natin kung paano siya tinatrato o paano siya ginagamit. Alam naman natin, pagdating ngayon sa ating correction, hindi na tayong more on the torture o a capital kind of punishment or corporal kind of punishment. More on rehabilitated tayo. More on gusto natin gamutin. At tinitingnan natin na sakit itong kinakaharap ng mga offenders ay, or itong mga prisoners. Also, correction is a field, again, yun na naman, field of criminal justice administration which utilized or applied the knowledge of practices of the government. Tatandaan, correction is an agency, a branch, or a pillar na kung saan sila yung gumagawa. Okay? Sila yung nag-a-apply. Kaya nga papasok dito, yung facilities, yung programs, yung procedures nila. And also, the personnel na meron sila. Na kung saan, papasok pa rin sa custody, supervision, and sa rehabilitation ng criminal offenders. Pero ang tinutukoy natin dito is the different agencies, okay, and the different institution with regards in handling and processing the treatment and rehabilitation of a criminal offenders. How about, sir, the manner or the practice? Okay? The manner and the practice of managing and controlling that place or the place of confinement or prison. Kumbaga, ito na yung mismong application. Ito na mismong manner. Like, for example, sa isang jail, dito ba ay maluwag? Pagbabantay? Medyo strict ba? Dito ba ay kadalasan nagkakaroon tayo ng mga shakedown kind of, or shakedown kasi talagang regularly binibigay yung ganitong uri na search. How about yung greyhound kind of search? Madalas bang ginagawa yan? Okay? Paano yung visitation? Madalas ba na ilang oras lang? 3 hours? 2 hours lang ba? So doon makikita mo the manner, yung mismong application. While correction kasi is more on the different agencies. Okay, yun lang naman kadalas sa pagkakaroon yan. More on the different agencies, more on the different institution na kung saan sila yung nag-a-apply ng tamang rehabilitation, ng tamang treatment, ng tamang supervision, at yung tamang custody. More on focus tayo sa agency. So, sinabi naman natin penal management, more on the practice or the manner. Yung paraan mismo na ginagawa nila to control, to prevent any kind of riot or any kind of danger pagdating sa mga prisoner. So, mismo yung manner or yung practice na ginagawa. Doon tayo po focus kay penal management. Pero sabi ko kanina, how about the penology? The penology is more on the study. Okay? The study of punishment or the study of pain or suffering. From a Latin word, pena. Okay? Meaning pain or suffering. Kumbaga, paano ko to i-implement yung punishment para sa kanya? Isang tao pumatay. And then, nahatulan na ng korte na nagkasala. Paano ko siya bibigyan ng tamang punishment? Papasok yung study. Ano nga ba yung background ng taong to? O dati pala siyang seminarista na nga batay. Pwede ko siyang bigyan ng more on ibalik as spiritual treatment. So, pinag-aaralan mo, paano mo i-implement yung punishment sa kanya? Okay? Doon tayo papasok on the study. Kuha nyo?
So more on the study tayo pag pinag-usapan natin ang philology. Pag sinabi naman nating agency or pillars or branch na nag-a-apply pagdating sa kanilang responsibility, okay, to supervise, to have the custody, to rehabilitate those offenders, papasok tayo kay correction. And yung mismong manner or the specific manner na ginagawa nila or the specific strategy na ginagawa nila, that is what we call penal management. So, next one. Ito yung kadalasan siguro na na-encounter nyo din pagdating sa institutional correction. So, the question is karpeta the same as prison record? Na-encounter nyo na ba yung karpeta and prison record? So, ang tanong, ang answer dito, hindi sila pareho. Magkaiba ang karpeta, magkaiba ang prison record. Okay? Ito siguro, ito yung na-encounter nyo. O sinabi natin karpeta, tinatawag po ito na inmate record or inmate jacket. Okay? Tandaan. Inmate record or inmate jacket. Contains, ano yung mga laman niya? Personal, tungkol sa tao, and criminal record of the inmate. Pasok dyan yung mga document ng kanyang pagkakakulong. Example, yung commitment order, kung walang commit, kung hindi commitment order, yung mitimus. Or kung wala kung naibigay na yan, other document, like sampina. Ano ba yung dalawang uri na sampina? Okay? In your criminal evidence, what is the two kind of sampina? We have the sampina and duces tecum, sampina at testificandum. Sampina? Duces tecum. Duces tecum. Duces tecum is for? Duces tecum, ano, bakit ka binibigay ng sampina for duces tecum? Ano yung kailangan ng court sa'yo? Mag-present evidence po ng evidence, sir. Okay, mag-present ka ng physical evidence. While sampina, testificandum is more on your testimony. Mag-testify okay. Ka. Punta ka po sa court. Mag-testify ka. Mag-testify sa court. Okay. So, yun ang hinihingi. Okay? Yun ang kailangan at nilalaman ng karpeta. And the other personal identification and yung naging order ng korte. Siyempre, bago katanggapin sa isang institutional correction, titingnan dyan kung naging guilty ka ba or hindi. Pero kung usually, kung hindi ka naman naging guilty o hindi pa final in judgment kaya ka nilalagay sa institutional correction, ay may tatlong bagay. Kung hindi siya for final judgment, you are under investigation or you are under trial. So, tandaan niyo yung PIT, FIT. Nakukulong isang tao or dinadala siya sa isang institutional correction because of three reasons. Una, because of the final judgment na meron siya, because he is or her is under investigation, or he is under trial. So, waiting for the trial. Okay? So, ayon yan kay BJMP, 2015 manual. So, ito daw ang karpeta. Now, tingnan naman natin, how about, sir, the prison record? The prison record, mai-highlight natin dito, itong mga naka-bold dyan. Okay? Kasi ito, kasi makikita natin itong ibang hindi, pwede natin siyang makita sa karpeta. Pero itong iba, like this 3-1, this side naka-highlight, hindi natin siya makikita sa karpeta. Okay? So, mapansin natin, nandito ang mitimus or commitment order sa karpeta, the prosecutor's information, yung simula nung sinampahan ka ng aso, sa pina, pwede rin pumasok dyan. The decision of the trial court, including kung nag-appeal ka. So, nasa karpeta yon, it's the prison jacket. Pero, pag nasa loob ka na ng kulungan, na-admit ka na doon, incarcerated ka na, ito yung kadalasan nilalaman ng prison record mo. Okay? Kailan ka doon nagsimula mag-serve ng sentence na wala sa karpeta. Makikita rin natin dito, kailan yung possible na expiration ng sentence mo or kailan nag-expire. Kumbaga, because of one of the reason kaya ka magbibigyan ng iyong liberty from having a case or having been guilty sa isang kaso is dahil nag-expire na yung sentence mo. So, natapos na. Nawala sa karpeta. Kasi lalabas yan sa prison record mo. Okay? Behavior and conduct while you're inside the prison. Kung ilang beses ka napasangkot sa gulo, kung ikaw ba ay nagkaroon ng crimen din sa loob ng kulungan, okay? Kung nagkaroon ka ba ng relationship sa kulungan, so dito papasok yan. Okay? So kung madalasan ka nasa riot, so nasa prison record yan. Pero pansinin natin, yung ibang mga
niya, hindi naka-highlight, pwede rin siyang lumabas sa karpeta. Pero itong mga ito, ito yung kadalasan na wala kay prison record. So, masasabi natin na hindi pareho, tandaan niyo, hindi pareho ang karpeta kay prison record. Okay? Pwede natin sabihin na yung karpeta, bago mag-commence or bago magsimula ang kanyang penalty, bago niya ang yung kanyang sentence, bago niya simulan yung kanyang sentence, pwedeng available na ang karpeta. Pero ang prison record, usually, makikita natin na buo na ang prison record pag nag-expired na, or sabihin natin namatay ka sa isang prison or sa isang jail. Okay? Pwedeng iyon ang maging pagkakaiba ng prison record at karpeta. Okay po?